Magandang araw, akong naguro at kamag-aral. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang aking ginawang collage tungkol sa pamayanang kultural ng ating bansa. Simulan natin sa pagtalakay sa mga hakbang at paraan kung paano ko ito ginawa. Una ay nagkalap ako ng mga larawan mula sa libro at magazine, pati na rin sa internet, at aking itong pinaprint. Ikalawa ay akin rin inihanda ang mga iba pang kagamitan gaya ng illustration board, gunting, at glue. Ikatlo ay sinaayos ko ang mga larawan sa posisyon na sa tingin ko ay akma upang makagawa ng isang kumagat. Panghuli ay ibinikit ko na sa illustration board ang mga larawan gamit ang glue. Collage na ito ay makikita sa itaas na bahagi ang dalawang pangunahing pangkabuhayan sa ating bansa, ang pangingisda at pagsasaka. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Para mapalakas ang gawain ng pangkabuhayan na ito, itinatag ang Philippine Fish Marketing Authority o PFMA. Ang pagkakatatag nito ay itinuturing na isang oportunidad. Sa kabila ng pagkakaroon ng oportunidad ay mayroon din kinakaharap na hamon ang mga mangingisda. Isa sa pinakamalaking hamon sa pangingisda na nararanasan din ng mga magsasaka ay ang climate change o pagbabago ng klima ng mundo at likas na mga pangyayari tulad ng mga kalamidad. Nakikita rin sa collage na ito ang iba't ibang kaugalian at pagdiriwang sa mga pamayanang kultural ng bansa. Ang kultura ay tinuturing na mahalagang pagkakakilanlan ng isang komunidad. Binubuo ito ng kaugalian, paniniwala, uri ng pamumuhay at iba't ibang pagkat ng mga tao. Ito sa ating bansa ay meron tayong iba't ibang pagkat gaya ng Ibatan sa Batanes, Aita sa Pampanga, Tausog sa Sulu, at tayong mga Tagalog. Kabilang sa ating kultura ay ang kaugalian nating gaya ng pagmamano, pagbabayanihan, pangharana, pagbasa tuwing mahal na araw, at simbang gabi. Mayroon ding iba't ibang pagdiriwang na nakapaloob sa ating kultura gaya ng ati-atihan sa Kalibo Aklan, Mascara Festival sa Bacolod, Moriones Festival sa Marinduque, at Pista ng Nazareno sa Quiapo, lungsod ng Maynila. Magkita din sa gawin ito ang mga kinigis ng laro sa ating bansa na bahagi na din ng ating kultura gaya ng paglalaro ng sipa at luksong tunik. Sa makabagong panahon ngayon, ang ating komunidad ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya. Ang ICT o Information and Communication Technology ay kasalukuyan nating ginagamit sa edukasyon. Gamit ng computer at internet ay ginagamit upang mas makabilis ang paggalap natin ng mga impormasyon. Ang teknolohiyang ito ay ginagamit din sa mga ospital, bangko at iba't iba pang bahagi ng ating komunidad. Gumagamit din tayo ng cellphone at telephone para sa mas mabilis na komunikasyon. Kabalikat ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya ay ang ligtas at responsabling paggamit nito. Dito sa aking ginawang collage ay gumamit ako ng computer at internet. Upang maging ligtas ang paggamit ko ng mga ito ay binigyan lamang ako ng aking nanay ng website na maaari kong bisitahin upang maghanap ng mga larawan na maaari ko magamit para sa collage na ito. Binigyan din niya ako ng oras kung gaano katagal lamang ako maaaring gumamit ng computer at internet.
Napansin ko din na mayroong naka-install na content filter sa laptop ng aking nanay. Mayroon din itong mga antivirus software. Nagbiling din ang aking nanay na huwag akong gumamit ng mga chatroom at makipag-usap sa mga di kilalang tao. Sinabihan din niya na huwag akong magbibigay o maglalagay ng mga personal naming impormasyon. Ayan, classmates, na ipakita at naipaliwanag ko na sa inyo ang aking ginawang collage. Sana ay marami kang natutunan sa panonood ng video ito. Maraming salamat sa inyo at isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat.